sila nang umuwi. This is interesting. Sabi ni Fabian dito, let me show you how it's done. Oh. Papatikim namin sa inyo ang iyong gamot. Oh. Diba? Pwede naman nilang kopyahin yung magiging draft ng LGD kanina ng game number 2. Oh, pwede sila mag-Rubik. Pero pwede kasing kunin ng LGD yun eh. Pero pwede sila kunin ngayon. For second pick. For the first pick. Well, as for PSG LGD's ban, okay, they ban out Dark Willow. Respeto lang. Sobrang napaka-annoying with that Bramble Mace and IO is open. Tingin ko nga, Winter Wyvern, pwede kunin ng Team Spirit eh. Oo, pwede, Winter Wyvern. Kasi counter din talaga yun sa mag. Ayun na, counter din talaga siya sa Magnus eh. Oo. Tsaka, ayun, alam mo na, pang-counter yung play nga. Ban. Ay, nakaban ba? Nakaban. Ay, nakaban. Mars and Willow. Tide Hunter na ba this? Tatlong hero ni Collapse eh. Tide Hunter, Magnus, tsaka Mars, di ba? Minsan pag mga naubusan na siya ng hero, napapa-offlane ano siya eh, offlane tiny eh, pera banda rin. Pero ano, wala, hindi ko na, naproud ko yung offlane tiny niya, hindi ganun nag-work. Hindi ganun talaga. Hindi kasi ganun yung playstyle ni Collapse eh, yes. Diba? Team player siya, kumbaga. So, ayun, pwede nga nila kunin dito yung Tidehunter. Kaso, PS, if hindi nila kunin yung Rubik dito, which is most likely they will not, pwede sa PSG LGD. Oh, tingin ko hindi din nila Winter's Curse pa lang, sulit na yung steel mo eh. Like, Arctic Burn pa lang, Cold Embrace pa lang, di ba? Lahat na. So, I think Rubik is very ideal for PSG LGD. Lalo na yung mga lift ni ano? Ni CNQ. Oo. Talagang on point, no? Sobrang ang bilis ng kamay. Okay, layo. Layo. Rubik na yan, Rubik na, be. Rubik, ano yung naging hero ni CNQ kanina? Ah, Rubik nga pala. Nag-ano din siya, nag-IO. Rubik, they tapos Innocence Undying. Pero pwede silang mag-IO ah. Kung bet lang nila. Pero tingin ko malas kasi yung IO sa kanila eh. Silang kumuha. Kuhaan ng mga best heroes. Oh. Okay, deny pick somehow for Team Spirit. Pang ano rin to, pang counterplay. Pang visit sa Team Spirit with the tulog plus pins grip. At the same time, yung heal ng Cold Embrace hindi na magiging ganun ka-effective with the Infeeble na meron si Bane Elemental. Pero, yan. Doom. Uy. Okay, Doom ban. Oh, baka magpipick sila dito ng something like mga troll, PA, di ba yung mga farming hero talaga, which is best fit sa playstyle ni Ame. And Doom, isa yan sa mga pang-counter sa mga ganon. Mga ganong types ng heroes ito. But let's see kung sino ang nasa ating head-to-head matchup brought to you by Multivitamins Enervon Active. It's our position 4. Oo, inisa-isa na. Kasi game 5 naman din. Mali game 5, si Miposhka naman, tsaka yung... tsaka si Innocence. Innocence, so... Diba? Sana naman talaga ma-feature pa yung post 5 natin kung aabot pa ng game 5. Ember? Hindi ko pa nakikita mag-position 4 ng Ember si Cynthia. Oo, nagpo-position 4 Ember siya. Hindi ko pa nakita to. Parang naalala kong naririnig ko siya before. Ang huli ko yata nakita yung position 4 Ember, yung sa Fnatic pa, DJ? DJ Jabs? Yung... sobrang, which pero is sobrang tagal na. Medyo narihinig ko nga yung position for Ember kay, ano, kay CNQ. I can't remember kung anong patch siya, kung anong season siya. Last, ano yata, 7.28. Okay, okay. But, ayan, Faceless Void. Good ban. Kasi sobrang goods din talaga ng Faceless Void as a carry eh. Tapos, nandun pa yung time dilation na ayaw mo if you're Magnus and then Bane Elemental. Time dilation, isa yan sa mga counters. So, hindi ka makakapag-spam out ng empower, ng skills ng Bane Elemental during the team fight. So, good setup din yan. Kasi pwede pang Faceless Void tapos mag-invoker si Toronto Tokyo. So, yep. Good ban overall for LGD and for Team Spirit. Ano kayo magiging ban nila dito? Tsaka Faceless Void, isa din kasi to sa mga hindi mo kailangan ganun i-babysit sa lane kasi meron nga siyang time walk and at the same time, kayang-kaya niya dito labanan yung Magnus. Isipin mo, pag na-RP mo siya tapos nakahinga pa makakapag-time walk lang. So parang baliwala lahat ng binigay mong skill dito kay Faceless Void pero Team Spirit, ayaw nila magamit sa kanila yung ginawa nila kanina. Oh, which is si Phantom Assassin. Phantom Terror Blade, puro carry ba na tayo dito. I just remember itong si Nothing to Say na muntik pang hindi makalipad ng team.
PBI, no? Pero look at their team now. Oo. Doing very well. Not just very well, di ba? So amazing ng PSG LGD. Muntikan pa dahil nagkaroon siya ng visa issues. Yung time na ESL 1 fall, halos lahat na ng team nandun na. Tapos sila na lang ni Oli yung wala. Oo. Sino ba pumalit kay Oli nun? For IG. I cannot, hindi ko masyadong matandaan eh. Or ESL 1 summer? Hindi yata ako nag-cast nun ah. Oo, medyo na, meron na kaming memory loss, guys. Pero kasi sila yung dalawang nahuli. Oo. Diba, naalala ko kasi meron na akong mga friends from Malaysia. Sila Kimberly and C. Ayan, yung mga ng FSL. Like, tinulungan talaga ng government ng Malaysia na makalipad si Oli. Ayun yung maganda. May nothing to say. May support talaga. From the government. Pero talagang ginawa ng paraan. Friends. Yes. Sila Baby Oling ata yung nag-update nun. Ayan. Baby Oling sila. Tiffany Lim. Ayan. Magbasa ka kasi sa Twitter, sir. Hindi kasi ako pala, na. Hindi ako pala Twitter eh, pero spec. Gagamitin nila yung ano. LGD? Oh, okay. Ay, magiging ano nila dito. Support nila. Weaver. Naisip ko maganda din yung Luna. Ang dahing ulit. Understandable. Ang saya. Lalo na dito si Spectre, hindi siya ganun kabilis din pumatay ng support. So, okay na okay dito si Andai. Yan na nga ang sinasabi natin, di ba? Yung win-worry natin kanina. Well, nag-pick din sila ng Disruptor, which is si Disruptor talaga nabubura. Oo. Kapag nag-shadow step, illusion na lang yung pumapatay. And then sa may mamba out, si ano? Si Ame. Ame, oo. Tsaka at the same time, yung position 5 dito ng PSG LGD, kaya masuwin yung position 4 ng Team Spirit. I think kahit sino yung maging katapat dito ng Luna, ay sabi nating Tide, kayang-kaya niya eh. Oo. Kahit sino talaga, wag lang siguro Slardar. Let's see kung anong pipick ng Team Spirit ngayon. Pero kasi this is surprisingly na hindi nila pinrioritize yung hero ni Collapse. So mukhang okay. Is this merong spell immunity ano? May sisigo ba ng Collapse dito? pwede naman. Tingnan natin kasi maganda din talaga yung axe dito sa game na to. Siyempre, pwede siyang mag-backdoor eh. Kung mahihirapan ka man sa lane, edi go. Mag-backdoor ka na lang. Kasi overall, mahihirapan ka talaga. Undying and Luna yung katapat mo. Nanakawan ka lang ng strength. But with this axe, ang pwede backdoor gawin dito ni Mira is that hatakan yung mga creeps in order na makapagpa-level etong si Axe. Dalhin kay Axe yung mga creeps. Or di kaya mag-backdoor na lang talaga sila. Yun lang tanging magagawa nila. Pero ang thing naman with the backdoor kasi is makaka-free farm si Luna. Pero, and wala ka kasing choice eh. No choice. Kesa matalo ka sa lead, mas pili mo nang nakaka-farm ka. Diba? Oo. Mas okay na yun. Kasi kaya naman nila labanan si Luna kahit may farm yan. Once na Axe, meron din siyang farm. May burst down naman sila dito with the Finger of Death. Plus, yung pagsama ni Spectre once na magkaroon na siya ng Aghanim Scepter. So siguro, invoker ulit ni Toronto Tokyo, pwede. Pasok ulit dito sa game natin. But Viper, time, okay talaga namang Viper. Kahit very basic ng hero na yan, pang-counter na agad yan kay Spec and Axe eh. Nag-ready na sila sa invoker. Kung kukunin man ng Team Spirit, sige mag-invoker kayo, babawagin namin yan. Tsaka baka gusto din kunin ng Team Spirit yung Kunkka on this game. Kasi pwede naman talaga eh. Kaya din na siguro binanout si Viper. Para hindi mapahirapan si Kunkka sa lane. At the same time, ban na rin kasi si Storm Spirit and Lina na mga hero na kahit tumapat kay Kunkka sa mid. Wala na ding Ember, no? But third Void Spirit, I think okay lang. Team Spirit. Buhay pa man, pero temp lang sa akin. Dalawang farmer, gusto niyo ba to? Mm-hmm. Kaya pala nagban ng Viper, kasi gusto palang mag-Templar. Hindi ko din ine-expect yung Templar Assassin on this game. Maybe because it's way too greedy, together with the Spectre na carry. But then again, isa naman si Templar Assassin sa kaya mag-lane sa isang Kunkka. So farman lang yung mangyayari on the middle lane. All he needs to do is makakuha siguro ng Blint Dagger and that Desolator and then sama sa team fight and then si Spectre na bahala the rest. Mag-farm. Sama-sama na lang siya pag may Aghanim Scepter, hunt na lang yung tropa natin. Pero alam ko na yung tatanong mo, Team Spirit agad ako. LGD ako. Ako LGD din. Pero kasi yung draft ng Team Spirit on to balance out naman yung prediction natin. Ang winning condition naman yan is high risk, high reward yan eh. Diba? Though pwede silang i-run down ng PSG LGD. Luna, pwede lang siya mag-build ng mga items sa pwedeng pang sama agad. Mm-hmm. Diba? Pwede nila ma-end yung game na hindi na talaga tatagal
yung game for Respecter and TA. Pero kasi kapag tumagal, kapag ka na-delay ng Team Spirit to, eh, overwhelming physical damage yan. Respecter and TA. TA. Dito ngayon papasok yung trabaho ni Collapse na this game dapat maging okay yung lane niya, mag-step up shot in order to create space for Templar Assassin at the same time kay Spectre. So, this is a bit heavy for Collapse. Yes, malaki ang magiging role ni Collapse talaga for this game. And guys, game number 4 na tayo. Let's see kung ma-force out pa nga ba yung game 5 or tatapusin na ng Team Spirit dito sa game number 4 ang grand finals natin dito sa TI. Best of 5 to once again, guys. This is Team Spirit versus PSG LGD. Habol na kayo. Kung gusto nyo pang bumili ng mga vouchers, PM lang kayo sa Lupon WXC voucher seller page and get a chance to win a gaming chair merch, peripherals, and a gaming laptop worth 150K na prizes yan. So, sulit na guys. And let's go! Medyo excited na rin ako for this game. Tawagin na natin ang ating mga casters. Ate D. Ayan, tama na. Yun. Ate D and Boss Alo. Ito na nga guys, ang ating game 4 na itong ating grand finals ng The International 10 between Team Spirit and PSG LGD. No, 3-0. Bawal ang clean sweep. Pero hanggang pwede dito. Pero pwede kaya ang reverse sweep. Pwede pa rin namang tapusin na ng Team Spirit ang paghihirap dito ng lahat ng mga nakataya dyan. No? Pero tapakilala muna natin, for the side of PSG, LGD ang gustong mga bumawi. Ame, yung magluluna rito, nothing to say on Kungka, Fate Beyond, on Magnus, Sinkyu, Undying Postmoor, and then Bane Elemental. Neto si Innocence, pero bakbakan kagad. Oo, talagang gusto ng both sides ang first blood and Mira. Ang ating magiging first blood, mukhang di na rin naman masusundan. And that first blood is brought to you by PNXBet. Use our registration code, Lupon WXC. Pero syempre, huwag kakalimutan mga sir, bet responsibly. And eto, sa dire side naman, Team Spirit, may Poshka sa Winter Wyvern, Gatoro, Spectre, Toronto, Tokyo, yun. Templar, Assassin, Mira sa Lion at Beziro. Beziro. Hindi naman na Beziro ni Collapse kasi nakita ko sa Dota map niya, guys. Ang Beziro niya talaga Mars. 100 games siya dun sa Mars. Ito sa Axe, 57 games sa kanyang career and 70% win rate. Ganun kataas yung win rate nitong Axe nitong si Collapse. And natanong ko rin to kay Gabi, sabi niya buti nga daw na nerf yung Axe, kundi daw puro Axe daw talaga ginamit ngayon yan. Na-nerf yung Axe ngayon, guys, kasi doon sa kanyang shard, hindi na siya yung tumataas yung percentage ng sa attack, 'di ba? Yung attacks, sa man na mag-ano, ka-counter helix, kundi may percentage na lang yata na 10% yata. Mm-mm. Yun yung nadadagdag. Pero tignan natin, mukhang ito na yung pambuga ng Team Spirit para sa kanilang huling hura, but at least, 'di ba? Nakita natin nasira yung momentum, yung win streak ng Team Spirit. Eh, tignan natin. Baka naman mag-rattle sila this game number 4. Guys, good luck sa inyong mga bets dyan. Pero eto, mid-match up muna tayo. TA versus Kungka. Sino lamang dito? Sa TA versus Kungka, talagang paagalingan na mag-Dota. Pero at least medyo lamang siguro ito si Nati to say dyan. Ang pwedeng gawin naman ni Toronto Tokyo dito, talakang ubusin na kagad yung creeps with the side blades and then mag-jungle-jungle lang siya. Yun naman talaga ang kailangan. Pero both players, nakita na natin lumamang, nakita na rin natin sila mabugbog, nakakabawi. Itong si Nothing to Say, itong si Toronto Tokyo, nakita natin sa game number 3. And sayang, konti yung kanyang, ano dun eh, konti yung kanyang naitulong sa kanyang mga kampi. Tingin ko, gigil to si Toronto Tokyo makabawi eh. Lackluster. Tingnan natin, TA, though medyo nabanggit nga ng ating mga panelists, medyo greedy nga yung balak ng Team Spirit. But kung mapupull up naman nila to, laning phase-wise pa lang, and hindi agad ma-open yung kanilang jungle area, tingin ko, nandyan naman yung possibility na mag-work yung kanilang draft. And tama, si Sir Mike, nakikollapse yung pressure dahil siya yung gagawa ng play, siya yung magiging tempo maker ng Team Spirit as early as possible. Yung shard dito nito ngayong si Axe ay magkoproc ng chance 5%. Allow spoke attack speed. Percentage. Oo. New. Ah, yun yung old. Ngayon yung increase naman ay counter helix proc by 10% causes to apply a stacking debuff. Ito is enemy attack damage. Okay. Kada nararaki. Oo, hindi na yung tumitira ka. Mm-mm. Kumbaga may ano siya, reduce damage sa kalaban.
Yes, the more na meron kang nakokol. Yun yung nabago dyan eh. Kasi di ba nauso talaga sa anime, yung puro carry axe, di ba? Yung LGD, more na carry axe talaga sila kasi yun yung shard eh. Shard manta style. Pero dito, I think collapse going for yung blade mail na build pa rin for the offlaners. Pero pwede rin naman kung ano, di ba? Aganim pa rin, testing pa rin, or aganim shard pa rin, and then manta style pa rin. Oo, pwede. Basta tingin ko, magiging maganda lang talaga yung laning phase niya doon. And bottom lane, Luna against, Axe against the Luna and Vayne. Hindi posible naman din kumanda yung lane niya dyan. Pero ito nga guys, sa may top lane, Yatoro, mag-inspector siya rito. Sabi, kaya ko rin naman mag-inspector eh. Kanina, ano ka lang. Ako naman. Oo, ako naman. Oh. Pero ito, Magnus na din to ng LGD eh. Naku. Yan eh. Ito yung iniiwasan talaga ngayon ng PSG LGD. Maging maganda yung lane itong si Collapse kasi siya talaga yung magdidikta rito ng tempo. Once na makakuha siya ng Blink Dagger, expect mo na yan. Nagagalaw sa mapa yan, no? And I think, sin nothing to say dito, pwede siyang mag-vessel para masagutan nila rito yung problema nila rito mamaya sa may Axe. And also, meron naman sila dito ng Bane Elemental, yung kanyang first skill, eh meron din namang healing reduction yan eh. So, damage reduction and healing reduction yung binibigay dito ng Enfeeble na itong si Bane Elemental. Pero yan, ano ba no? Suntukan na naman, no? Speaking of, eto, patulog ko, ulitan lang naman. Na 2 supports, pero, oh! Ang sakit naman nun. Level 2, brain jump. Yun na nga. Oo. Yun na nga ang aking naiisip din. Kaya naman pala napakasakit. Oo, Kuya Eddie. Hindi na-anticipate nung lion yan. Pero with this lion pick naman ng Team Spirit, ito yung pinang-counter nila din sa may Magnus. Kasi isa sa mga magandang counter talaga dyan. Yung katulad ng instant mga hex. Yung Rubik na leap and then use. Yan yung mga instant disable na mapipigilan mo yung skewer back. Nung isang Magnus. Yeah, so, ito, Lion, yung kanilang pinili, pero delikado yata si Innocence dito. Susundan eh, kaso masyado na malayo. So na lang yung pagandahin din yung laning phase doon ng Luna. Di naman magpapauto etong si Collapse. But sa ngayon, ito na, lumalamang na yung Kuka. Tumataas na kasi yung level niyan. And I think, Toronto Tokyo, gusto lang naman siya doon sa nakuha niya experience sa may gitna. Uy, pero bukang delikado. Bagong lilingon. Oh my God. Delikado. Si Innocence. Namatay sa gutom? No. Lalaban. Si Shinkyu. Ah, kita mo, ganda na naman yung ginagawa naman nila, no? Nag-early rotation itong si, nag-early rotate dito sa may bottom lane itong si Shinkyu. Every time na parang nakakaramdam na sila na, okay, kailangan natin bigyan itong si Collapse. Hindi pwedeng mga easy lane to. Ganda yung ginagawa nila, pinapupunta na nila kagad dito sa may bottom lane si Shinkyu. And then, hayaan mo na si Wade Bian sa may top lane. Wala na tayong kill potential dyan, wag 1v1 na lang sila dyan. Kaso makaka-form din ng maganda yung both sides eh. Fate Bian, pwede makasecure ng kanyang early na Blink Dagger. Hindi, I think Dominator talaga yan. Yan yung first item nitong si Magnus. Pero okay, may gusto silang gawin dito. Parehas na parehas yung both support. Mayroon respawn eh. May +1 din sa Toronto Tokyo eh. At least ready. Tama, tama. Yan talaga namang pa-priority nila ditong isecure yung 6 minutes rune dahil dyan gagalaw yung dalawang mid laner. Kung may makuha silang rune, walang problema, pero kung wala, mag-i-stay lane yan. So tingin ko dito si Toronto Tokyo, kailangan niya muna talagang mag-stay ng lane. And tingin ko meron ding stocks, provided para sa side ng Team Spirit. Kasi early defensive ward yung nalagay nila sa main jungle area nila. So mukhang pinangangalagaan nila doon yung stocks na gustong-gusto naman nila. Oy, gumalaw na sa top lane. Ni yung Toronto Tokyo. Habang kumukuha ng ano yan. Oh, yun na, barko na nga. Pero ito na yung healing galing. Bye, mi Poshka. Kaso buhay. Oo, buhay din siya Toro. Isang cold embrace lang. Wala na silang damage, pero Collapse. Gusto nila bigyan to. Kaso level 5 lang din si Amin. Medyo may katagalan to. Oh, patulog. Aabutin nata tayo ng 10 years. Nag-out na yung creeps. Okay. Collapse. Makakatakbo pa siya dito. Ito na nga, natataka na sa ulo. Call na, ibigay pa. Delikado pa kay buhay dito nito si Innocence. Ayaw umikot. Gusto niya na lang, pero ayaw nga umikot. Oo, napatay pa nga po siya rito. Netong si Ame and Collapse. Nabigyan siya roon ng mabilis sa isang sa bottom lane. Oles, early 3-0 for the side of PSG, LGD, and ito, yung kailangan ma-utilize ng Team Spirit at hindi siyempre dapat makuha ng LGD. Yung tipong paglabas mo, dami mo ng items. Oo, ang daming stock dito. Nakita yan guys sa PSG, LGD. Pero
Na-block din. Lalagyan nila ng words yan. Ayan na nga. Mamaya, pwede nila i-contest. Siguro mamaya. Pero ito ah, isa sa mga kagandahan sa paglalaro ni Toronto ni Yatoro dito. Mm-hmm. Sanay siyang carry siya na mabilis yung tempo o kaya carry siya ng hard carry. Yung tipong pag carry siya na ang siya yung sumasama kagad. Mm-hmm. Yung mga heroes ni Toronto Tokyo or kaya nitong si Collapse. Mm-hmm. More on sila yung kumukuha ng mga farm stacks ganyan and parang sila yung position 1 and then I think yun yung kagandahan sa playstyle nila palagi. Hindi iisang playstyle lang na okay, ganito lang gagawin nila. Ganito lang gagawin nila. Papanalo ni Lane, papanalo yung ano. Hindi ganun eh. Iba-iba yung playstyle ng Team Spirit. And ngayon, sinasagutan niya ng PSG LGD pero okay. Oy, yun lang. Nag-miss your Earth Spy. Bang! Nakombohan na. Ito si Mira. Lago pa sa makatakas. Ito ang pakasakit. Ng Tidebringer, samantalang kitang-kita din to sa Toronto, Tokyo. Kumukuha dito, pero I think pupuntahan sila. Baba din ang level ni Collapse, oh. Eruption Lumain. So, bottom lane early, 3k, gold lead. Mana na ako to. Pa ata ng PSG. Oh, paparmin to, paparmin to. Pwede. Pwede yung pamparm niya, Tombstone. Ayun na nga. Sila na yung kukuha rito ng stack. Nako, hindi ito alam. Walang naiiwang side trap. Mm-hmm. Dito pa nga dapat mag-iwan si Toronto Tokyo. Kaya, kaya din nauuso yung carry na undying or kaya offlane. Isa to sa mga reason eh. May way ka para i-clear din yung mga Asians with the Tombstone. Pero okay, magkakabakbakan. Gusto na ilaban. Nakuha na na nga ng unting stock bago pa pumanaw. Eto si undying, but undying is still alive. Too early to say that. Oh, pero eto, nag-heal. At hahabol etong si Yatoro. But Sinyo is still alive. Hindi nila makita kung saan nakaposisyon yung undying. And eto, wala silang pang-hansel sa takbo. Yung melt strike. Ayun. Mapapatay nila si Sinyo. Ang tumapos. Nabuhay pa ron etong Lion. Ang ganda ng cold embrace. Eto si Mipo. Ka, no? Yung mga unsung hero dito for the side of Team Spirit, yung dalawang support nila eh. Yung may Poshka, the captain, and then itong si Mira na nagsabi nilang most improved daw sa kanilang grupo doon sa isang interview. Malupitan talaga yung galawan ng dalawang support na to. Kanina nakita natin nung game number 4 or 3 na shutdown silang dalawa eh. So this time, bumabawi sila ngayon para buhatin ang kanilang team. Pero ito may Poshka, may ispatan na itong si Innocence. Kaya kaya nilang patayin to instantly. Yatoro nangangailangan siya talaga eh. Pero nandito si Fade Bian, medyo mag-create to ng threat for the side of Team Spirit and mukhang maiiwang ally si Miposhka. Ayaw na nilang tulungan yan. And eto na yung tingin ko downside ng very greedy na lineup ng Team Spirit. Pa-farm lang at mag-farm eh, no? Habang ito PSG LGD, pinapressure na nila dito yung mapa ng Team Spirit and ito yung problema pag talaga sobrang greedy ng core mo, diba? Axe na kailangan mag-farm, TA na kailangan mag-farm, and may Poshka ito, naispatan niya kasi kaninang may wards. Itong dala, si Bane Elemental, and then nakita nila dito with high ground wards ng Team Spirit, so automatic the wards yan dito kay Captain May Poshka. Yes, pero ito, double damage siya and almost desolator na rin yung TA. Yun ang gustong bilin ni Toronto, Tokyo, but as of now, nakakapagbigay lang ng nakakapagbigay ng Tore yung Team Spirit eh. Medyo matagal yung nagiging sagot nila, but tingnan natin kung saan nga ba aabutin yung Team Spirit sa kanilang patience. This game number 4 fortification will be popped. Wala pa namang pang set si Fate Bian sa kanyang Rev Paul, but wala rin pang depensa yung Team Spirit sa kanilang first tower sa gitna. So, butas na yung kanilang main jungle area. Okay, Collapse, delikado. Ay, ay, ay. Ulti. Naku po. Makakagat pa ba sa leeg? Kailangan ba ba? Medyo may gunat. Larumes po. Grabe, sulit. Nakatulala lahat sa side ng Team Spirit. Hindi nila pwede respuhan yan. And napakahirap para sa kanilang lumaban sa ngayon. And 11 minutes pa na ng laro natin. 6K na yung kalamangan dito ng PSG LGD. Talagang inuubusan sila ng farm site ng PSG LGD rito. Grabe. Habang si Ame, patuloy lang yung pagtaba, guys. Malasink yun na to. Grabe net worth, oh. Lamang na lamang yung PSG, LGD, and mamaya pa natin makikita talagang gumalaw yung Team Spirit. Kaso kailangan nilang mag-react sa mga towers na kanina pa nakukuha ng LGD. LGD, nabuhay na. Kumbaga, alam galit namin. Na. Ito na yung plano namin. Ito yung gagawin namin. Mm-hmm. Kayo yung bahalang mag-react dun sa gusto namin gawin. And Toronto, Tokyo, almost desolator naman na to.
Ang problema lang, talagang mukhang papasok din yung mga damage dito ng ano, PSG LGD. Uh-huh. Ang hirap lumapit dyan with a slip, with a tombstone. Slow nung ultimate nitong si Undying. Mm-hmm. Kulang pa din yung kunat ni Collapse, oh. But Collapse, almost sabling dagger naman na. Ito yung inaantay natin, talagang inano nila eh. Sinadaw nila si Collapse para tumagal yung mid-game potential nitong Team Spirit na pagkaroon ng dagger niyan, eh magkasama-sama technique na. Ito, gusto nilang bigyan yung Team Spirit. Nakaisipok sila rito. Envy pala, ito si Paintbia. Pero kita-kita yan. Bigyan na nga ng barko. Collapse madedelip. Ay, aray, di aray, na, abilin niya na. Na-spacebar niya na mga sir yung kanyang blink dagger. Oo, at nagiwalay na. Si Mira, tatakbo dun sa may taas. Ay, Collapse naman, mamamicro na lang. Pero Collapse, nakapagputo lang puno. Kabisado ang gubat. Makakapagtago ba? There's a call. No. But hindi pa rin yan enough. Para mabuhay yung Axe. Pa. Patay din. Grabe naman. Si Mira. Oo, Bane Elemental netong si Innocence. Dominating na guys. Kalahati ng kills. Eh, siya yung nakakuha. And also, siguro itong Team Spirit, nag-aabang lang to ng timing. Yung Blink Dagger ngayon ito si Collapse, kailangan nila mag-smoke. Oo. Kailangan nilang iparamdam ang Blink Dagger dito nito si Collapse. Or else, yung mga towers nila literal mag-collapse na. Kita nyo naman ang ginagawa lang dito ng PSG LGD. Very textbook Dota eh. Right after nila ma-shove yung top and mid, punta tayo sa bottom. Para fully ma-open up na yung jungle area ng Team Spirit and ma-shut down din yung dual carry, dual core nila dito. Oy! Patulog! Kaso may nakakatakot din to eh. Okay, ito na. Dagger na ito si Collapse. Ito na yung naabangan ng Team Spirit. Pero 7K na po yung kalamangan dito ng PSG LGD. Galit na itong PSG LGD. Sinasabi nila kanina, anong 3-0 ba kasi yung gusto nyo? Pinataas lang namin ang odds. Para yung mga kumakain ng sardinas ngayon. Yan. Mamaya lechon na ulam. Yun na nga, pero ito, masuspatan kaya nila? Hindi rin na break yung smoke. Wala naman, mukhang ayaw na naman lumaban po rito ng Team Spirit. Ito naman po, siya na naman po ang nailag dito mga sir. Na Vince Grip na nga, ito na kay Tombstone. Shin Q. Grabe, pinapak ni Shin Q guys, parang kwek-kwek lang. Grabe gutom naman si pagkaka- Terong. Oo, gutom na ito si Shin Q guys. Medyo kanina kasi, ang pagkain niya kasi, siomay rice. Ay! Dinagdagan niya ngayon, siomay rice with pancit canton na. Yun! Masarap na ang pagkain ni Shin Q. Medyo busog naman. Na. Hindi masimas na yung chan, meron ng laman eh. Billionaire tapos sumasomay rice pa. Talagang humble. Eh, gamer eh. Alam mo naman, di ba? Ay, sabagay. Dagdagan mo na ang Angels. Angels, di ba? Putlong. Tsaka Situ. Mamaya. Yan, napakasarap na combo. 9-1, 8K gold lead. Roshan first. The Roshan of the game. Nakakatakot. Nakakatakot to for Team Spirit. Alam naman natin, galing pa siya sa lower bracket kanina. Eh, alam mo naman yung pagod na ginawa nila nung laban nila sa Team Secret eh. Ang sakit sa ulo nun. Tapos ngayon, 2-0 na. Ano, gusto mo tumiin si ka pa? Yun na nga eh. Ewan lang natin guys ha. Hindi pa naman tapos. Laban naman. Hindi pa naman natin sinasabi mag-game number 5. Pero 8K na po yung kalamangan dito. 15 minutes pa lang po at napakayaman ni Ame. Talaga namang gising na ang mga dragon. And currently, hindi pa makakasabay to si Yatoro. Kita mo naman, sobrang gap ng mga heroes ang Team Spirit. Toronto, Tokyo lang yung mayaman. Pero, force pa kaya nila to into the late game. Yun kasi yung kanila magiging timing. Pero Collapse. Ito na, break Collapse. Break yung kanya smoke. Kalinga lang. Sa kabila. Yung kanya tinawagan doon. Net, nandyan na mukha sila pang ha. Yung mga sesetapan, it's time to go out. Pero blink in by Toronto, Tokyo. Yun nga lang, Shin Q yung kanya. Ito na. Ito na. Mabunta sa may kampi niya. Pero ito, yung RP sabay yung Winter's Curse. Kami boss, patay pa rin. Yung TA, naaway na ito si Fabian. Yung kanya kampi, matapak ako na ng mga heroes sa PSG LGD. Mira is on the round to escape. Pero kaya niya bang tumakbo? Oh my God, X-Mark. Spot, babalik ka dito ka sa akin, patay ka. Mira and killing spree. Para kay Fabian. Okay. Lahat ng heroes ng LGD may kill, may spree. Nagpainit lang pala. Napakasang patayin. Nagpainit lang pala. Kayo rin ata yung caster na naka-reverse sweep. Ayun na nga, guys. Ayun na eh, hindi ko po alam, guys. Ha? Every time po na makakasama ko po si Dayanara, para pang nagre-reverse sweep po lagi. Bakit? Pero hindi ko naman sinasabing ganun na ipahiwatig namin dito. Huwag naman
Tayo sana naman, kung sino lamang, yun, siyempre, sinasabi, oo, ina-hype natin yan. Alam nga naman, kay hype ko itong team spirit. Ng, wala nga nangyayari maganda. Eh, nagka-farm lang sila. Ang hirap naman nun. Ano naman yun, guys? Mm-hmm. Mahina mag-spec si Toro. Sabi, last pick din niya, di nakalakas. Oh, sabi ng ganun, ay, no? Ay, naku, di niya naman sinabi agad. Para yung mga bet lords natin dyan. Eh, wako ha, guys, ha? Bet sa kasi, LGD. Batay sa numbers dyan, guys. Ah. Itong team spirit, sobrang dami na talaga nilang laro. And kung ikaw ay gising ka pa kaninang umaga, ano yung mga pampa-energy mong dapat kinakain, di ba? Eh, napakadami. Gabi mo kailangan kainin ngayon. At syempre, yung sakit sa ulo na ay, drop pa lang, ang dami mong susolusyonan. Tapos, ngayon laro, nabibigyan pa kayo, parang hindi na kayo makalaban. Diba kailangan yung mag-reset. Oo. Kailangan mag-reset. And hirap din kasi makita sa ngayon yung 5v5 team fight potential ng Team Spirit kasi hindi pa sila at form eh. 17 minutes into the game, hindi pa ready yung kanilang dual core. Oh, Toronto Tokyo, nakita pa bago makatipi Toronto Tokyo. Ay, kaya ba na kanya refraction? Pero walang detection. Dagger out. Night time today. Pero meron ding dagger to eh. Si Fate Bian eh. Tingko mahahagot ko. Shockwave. Eto na yung Fiend's Grip. Okay. Ako po, patay ka na namang Templar. Assassin ka. Oh. And parang TA mo ata yun, boss Alua. Hindi ako ganyan mag-TA. Alam mo na yan. Pero sinasabi ko rito, guys. The pressure is on Team Spirit. Mm-hmm. Wala na. Parang ang hirap na nito. Hindi na naman sila makalaban. Yung timing kasi na gusto nila para mayaman lahat. And hindi nila magagawa yun. Grabe ito nga PSG LGD. Galaw sa mapa from the bottom. Top, mid, lahat. Babasagin na namin. And ako, kailan kayo lalaban? Kailan yung timing na gusto nyo lumaban? Wala, hindi namin kayo pagbibigyan sa mga timing na gusto nyo. Ano, yung Aghanim Suspector? O sige, mapaparm nyo na yan, pero babasagan namin kayo kagad dito. Oo, oh, 18 minutes, sumahay grounds na. Saan ka pa? PSG LGD nyo guys, galit na mm-hmm. para dito sa ating game number 4. And hirap na naman mag-shove ng lanes. Yung Team Spirit, oh, ito na naman, nire-risk na naman nila yung kanilang mga sarili. Grabe naman. Wala nang ginawa ni Toronto, Tokyo. Ang dotahan natin, isipin nyo, ano yung mapanood natin na True Sight next year. Ganito yung bakbakan, ano yung mga emotion. Galit na galit, yung feeling mo, sure win na. Pero okay. Lalaban na sila rito. Ayan na nga! Away, pero ito na nga yung call of his life nga. Mabuhay pa rin yung Luna. Tatakbo na naman sa ngayon. Ito side of Team Spirit. Pero Ame, ayaw nilang punteriyahin. Ages pa yan eh. Nakakatakot si Ame. And oh, True Sight pa. Si Collapse, hindi sapat ang unat mo para mabuhay. Toronto Tokyo! Toronto Tokyo na Edmar sa spot, pababalikin sa pinanggalingan. Okay. Pero ito na kayong healing galing. Coming from Miposhka, and Miposhka na lang una. Ay, ni Fate Bear, patay din! Boom! Si Miposhka, ubos! Ubos ang lahi! Oo, grabe naman yung PSG LG dito. Galit na galit, gustong manakit and gusto nilang magkaroon ng game number 5. 19 minutes pa lang ng laro dito. Sabi, it's over! It's over, mga sir. Tingnan natin. Di ko na alam, pero hindi na available yung winter skirts, mga sir. Looks like before the 20-minute mark, basag na. Yung Army! Solo RP on to Mira and Miposhka pala. Miposhka, nahuli. And dieback. Ito yung LGD kilala natin, guys. Yung nag-abuse. Sobrang ina-abuse nila yung timing ng kanilang mga heroes. Sobrang lakas nila ng early. Siyempre, lane lang. Okay, konting item. Sama-sama, pipitas. Mm-hmm. Hanggang hindi pa online yung kalaban natin, basag-basagan na natin, patay-patay na natin. At hanggang sa punto na hindi na nila kayang lumaban dahil sobrang dami na nating item at wala na rin silang mga tore. Kakat na lang ng creep si Collapse, ganun din si Yatoro. Wala na silang magawa sa ngayon dito. Ang bilis pumush ng PSG LGD and grabe, bottom lane, tier 1 pa lang yung na-shove nila doon, yung nakuha. Grabe, itong PSG LGD. Pinadalawa lang itong Team Spirit. Pinatalo lang pala, guys, yung mga nag-minus 1.5 sa PSG LGD. Gusto niya pala, series kasi, match winner lang kasi. Eh, kaso ang baba ng odds. Baba eh. Oh. Ay, sige, doon tayo sa handicap. Eh, greedy bet. Sabi nga sa inyo, bet responsibly, guys, di ba? Eh, wala eh. Gusto niyo kasi ng minus 1.5 kasi ang ganda ng odds. Sabi LGD. Minus to. Kaso, saka huwag yun ako sinasabing throw. Guys, grand finals ng TI, ito throw mo. Magkano pa premier rito? Para ka naman si Raul. 923 million diba? Pesos lang naman. Napakadami nun, guys. Kung ako talaga, magdo-donate ako dun eh. Talaga. Sa mga trop
pa. Sa prize pool ng Civil War. Ah, Civil War. Ayan. Baba kasi. Sobrang baba kasi. Pero ano, Ame. In the front line, Afin's grip na nga si Collapse. Ay, tumakbo na si Mira. Wala na. Wala ka na dyan, pre. Wala ka na dyan. Kung ang LGD, walang iwanan tayo. Iwanan muna tayo. Wala na kang magagawa sa'yo. Kanya-kanya muna. Wala na kayo dyan. Pero ang hirap na nito. Tamang-tama lang yung ginagawa ng LGD right after the mid. And the play ng Team Spirit na ma-shove. It's time to go bot. And, nako, matagal pa yung BKB ni Toronto, Tokyo. Nagagawa siya parang dito. Ikakat niya yung creep wave sa may bottom. So, wala nang pakialam ito PSG LGD eh. Tuloy na lang yung ibang lanes dito. Uy, Yotoro. Nothing to say. Oh, pero ang ganda ng stun nito si Mira. Mahabuli pa rin yata. Maghahabol pa rin dito PSG LGD. Ako na lang. Sabi ni Mira, ako na lang. Ako na lang ulit. Yun. Ah, mahuli nga siya. Ako na lang. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kesa makuha si Yatoro, na wala naman lahat ng buyback, kundi ako nagkakamali kasi all or nothing na sa items. Eh, support na lang. Siya na lang. Tapusin nyo na para game 5 na. Ito na nga guys, 22 minutes ng laro natin. Mumapasok na ito itong PCSG LGD pero Team Spirit, may gusto pa silang gawin dito. Kaya pa ba? Nag-aabang si Miposhka. Ano na to guys? Pero kita mo yung position noon. Parang naka-star yung position dito ng PSG LGD. Hindi sila didikit-dikit. Alam nilang may Winter Wyvern eh. Ayan, ayan, yung maganda testing. Vision noon. Nakaswad pa. Si Miposhka. Testing na sila dito. Sinong magkakamaling dumikit kay Ame? Mayayari talaga. Ay, pero nakita na unahan. Lang, okay. Atrasa na ulit. Wala na ulit tayong plano. Ang hirap na ulit lumaban. Takbo muna, takbo muna. Tingin ko Rosa na to, Bosalo eh. Rosan kaya, makakalabit lang ng LGD. Ayan, makikita na ni Shin Cute. Go mo na, Shin Cute. Naiisip ko na. Tapos na to. Naku, yung pressure, guys. Kumbaga, yung kaba. Sipin mo to. Paano ka mag-a-adjust, di ba? Eh, alam mo naman, ang dragon. Pag nagalit na yan, magwawala talaga yan. Ba't ganun? Consistent tayong dalawa, nakakainis na. Napapatrip na ako. Yun nga gusto ko mangyari. Kaya nga, yun ang nilagay ko sa schedule eh. Game 5. Okay na yung game 5 tayo rito. Pero okay, Collapse. Yul Scepter. Ay, nako. Wala. Inaasar lang siya dito nito si Pate Bian. Sabi, pwede naman kasi yung hindi masyadong flashy na Magnus eh. Pero mananalo. Yun na nga. Alma lang, Yatoro nandito sa may top lane going for grabe, Mata style. Pero pang damage na ng creeps. Eh. Para ano yan, laging naka-push out yung bottom. Eh kaso re-rectahin. Na namin kayo. Bakit kailangan namin mega creeps? Hindi naman kailangan ni mega creeps. Hindi man lang nahawakan na matay si Miposhka. Okay, hindi pa rin ba kayo dedepensa? Toronto, Tokyo, lalapit pa tayo, hindi. Di huwag kayo dumepensa. Re-rectahin na namin to. Spectre Sun, narinig ko na naibigan na. Pero Yatoro, saan pupunta? Oh my God, tapos sa Dota! Pero tinatapos na sila. Game 5! Si Ami lumingon, Eclipse is there, pero Collapse will fall. Nako, Matos! Ito oh class, my God! Dead, napatay nga lang. Ito si Innocence. Pero GG! 23-2! We are gonna go for the game number 5! Galit na ang PSG LGD! Gusto na nakunin ang kampiyonato ngayong taon! Ayoko 23-2! Na. Bakit grabe naman yung... Game 5, guys! Sobrang bilis! Para sa inyo talaga to, guys. Kaya kami nagsama ni Boss. Yan! Siyempre! Ano namin na ganun lagi yung result? Diba? Tatlo na ba yung tournament? Tatlong best na yan! Tatlong best na yan! Tsaka, tandaan nyo guys, no? 2 years walang TI. Yan! Eh, siyempre, papayag ba si Bald? Papayag ba itong mga to na 3-0? Well, siyempre, hindi. Ayan na. Yung pressure na nararamdaman ko na sa mga mukha ng mga player dito na nga. Team Spirit. Kahit ako, gusto ko Team Spirit, guys, eh. Pero... Bagong kwento naman. Oo. Kasi nang ganda yan sa True Sight. Siyempre, di ba? Parang the underdog, ganyan. Pero kasi, hindi mo rin talaga matatawaran yung puso dito ng PSG, LGD. Lahat ng presyo nasa kanila na. Wala. Naibalik ngayon nila. And kita mo, parang mga robot na yata ito. Nilagyan na yata ito ng chip sa likod. Oh. Check nyo, baka may mga sipir sa ulo yan, ha? Grabe. Itong aura ngayon ng PSG, LGD, galit na. Wah, lungkot so. Kailangan ikis yung ulo. Yeah. Kailangan ikis himas yung ulo. Himas muna, himas. Oo, ha? Tingnan natin guys, pero mapasa na namin tayo sa ating mga panel. Yun! And, bakit naman nagkatotoo din yung mga five. Sinabi nyo dyan? Be careful what you wish for. Because you just might get it. Sabi nga ng Pussycat Dolls. Diba? Ay, Pussycat Dolls. Hindi ko alam kung ito tama ba. Pero guys, eto na! Gusto natin to Game 5 at binigay sa atin ng mga teams to. Talaga namang sulit na sulit ang ating gabi.
dito sa TI10 Grand Finals. Ako parang it's sulitin lang natin yung spirit ng ano ng TI, 'di ba? Isang tabi natin yung mga bets natin. Totoo. Yung I mean overall kaya lang naman may nababad trip eh dahil sa mga bets. Mm-hmm. 'Di ba? Pero never mind the bets. Yung feeling, yung experience TI, na ang tagal nating inintay, yun yung sulit talaga. It's yun yung hinihiling ng ating mga Dota hearts. Yes. Diba? And here we go, game 5, the last game of the series. Grabe. Hindi ko... Team Spirit, ha? Kung paano in-stamp ng Team Spirit ang PSG LGD ng game 1 at game 2, yun ang ginanti sa kanila mm-hmm. ng PSG LGD. And kita nyo naman, paglabas sila ng boots. Aha! Stand na tumabla na eh. Strong and tall. Parang kanina mga nakayuko. Siyempre down pa sila. Eh ngayon, napantay na nila yung series eh. Kaya ganado na. Yes. Kung si Juniboy. Charot. Pero, ayun lang. Ano ba si Juniboy? Si Toronto Tokyo. Pero ano ba masasabi nyo sa game na yun? Parang, ang bilis. Aray ko B. Yan yung masasabi ko sa game na yun. Sobrang outdrafted ng Team Spirit that game. Super. Mm-hmm. Nabasa na kasi ng LGD yung game style eh, ng Team Spirit. And now Team Spirit nawala na yung composure nila sa laro. Especially with the last game na sobrang easy game for LGD. Tingin ko shaky ngayon yung Team Spirit. But we'll see what's gonna happen on that game 5. Yeah. At saka kung mapapansin mo dito na, bangit mo nga, di ba, outdraft. At saka feeling ko talaga yung movements din ng support dito for this game number 4 is so much better than we expected. Di ba? At saka, kita mo naman, di ba, they have picked Bane. Sobrang, kita mo, first pick sila na Magnus. And then, may sagot naman. For Team Spirit, they actually thought na may sagot sila dun sa Magnus, which is Wyvern, diba? But then, they picked the Bane, so there's so much catch yung meron control. Dito. Control. For this one. At saka, isa pang factor dito talaga yung naging laning phase nila eh. Kasi, for Team Spirit, in-adjust nila yung playstyle. Hindi ganito yung playstyle na nakikita natin for the past 3 games na nga na Team Spirit, diba? And then, they have picked the TA, they have picked Spectre. Hmm. Usually, sa third pick, kadalasan hero ni Collapse na nakikita natin, di ba? Pero hindi ganun yung ginawa ng Team Spirit. Sinecure nila yung Spectre kasi they actually thought na yun yung problema kanina din ng game number 3. And then, so sumobra yung adjustment ng Team Spirit. Hindi naman tayo sanay na nag-a-adjust yung Team Spirit, di ba? Sa all throughout their lower bracket run. And I think yun yung isa sa mga naging factor. Masyado silang nag-react dun sa ginawa ng PSG LGD talaga. Parang nag-react sila sa draft. Mm-hmm. Ganon. Nasira kasi yung moral nila nung game number 3. Game number 3, no? Kaya nga sabi ko, di ba? After ng game number 3, I expect na medyo mag-iiba yung drafting style ng Team Spirit. Team Spirit. Kasi syempre, alam na ng LGD kung paano warakin yung lineup na sanay yung Team Spirit. Eh. So, nag-try sila ng bagong lineup. Though, nandun pa rin naman si Winter Wyvern, nandun pa rin naman si Lion, pero hindi sapat eh. Kailangan manalo sa lane ng mga cores ng Team Spirit. But then again, malakas yung lane ng LGD with the Luna, Undying, Bane, and then Magnus. In fact, iniwanan na nga lang ng mga supports yung kanilang mga cores eh, kasi they can stand alone. Mm-hmm. At sobrang hirap ni Collapse din talaga sa game na yun. Sobrang hirap ng Axe na yun. Yeah. At saka kung mapapansin mo, 20 minutes into the game or 21 minutes into the game, they already have 21,000 gold lead. So meaning to say, 1,000 gold lead per minute. Yung na-accumulate din. So much resources yung nangyari dun for PSG LGD. And yung pinaka-turning point dun para sa akin din talaga na game na moment nung kung bakit sila sobrang lumamang dito is yung moment na nakuha ni ng supports or ng PSG LGD yung mga ancient kasi kung tutuusin sabi nga nila 'di ba this is a TA game kung sakali ma-pull off ng Team Spirit pero hindi ganoon yung nangyari kasi nakuhaan ng stacks dun sana babawi pero iba yung nangyari and in the end naiwan yung dalawang sabi nga ni KJ naiwan yung dalawang core sa side lanes mo and then nag-result sa free farm lahat ng core dito ng PSG LGD. Yes. At saka I like yung ginawa nila na yung tricam talaga yung pinaka in-invade nila. Mm. Hindi nila gano'y invade yung kabilang jungle. Pero kasi, makikita mo naman eh, na kapag na-invade nila yon,
delikado mag-farm doon yung either Spectre or TA. So, once na-invade din nila yung Triangle Camp, talagang nagpapakita sa lanes yung yes. TA or Spectre. Talagang naipit nila. Diba? Kung masasabi naman. Naipit nila dito yung Team Spirit for this game. And tingnan natin, sino ba ang ating match MVP? MVP. Sino kaya yan? Ah, Fabian Magnus, diba? They did not revolve around the RP. Parang ano eh. Yung RP ginagamit lang eh. Ginagamit. Oh, Domi. Pang push lang talaga ng lanes, mm-hmm. diba? Mahalaga kasi for PSG LGD na may nagpapakita sa lahat ng lanes para mapipilitan yung Spectre or TA na mag-jungle kasi yes. delikado sila sa lanes dito. And I like the itemization, yung naging ano nila, Aura Gaming, diba? Yung RP ginagamit nga lang sa Winter Wyvern alone. Ganun sila kalamang. Yes. Hindi sila nagsasayang ng, I mean, okay lang masayang yung mga ultimates nila dito. Pero let's see yung moments of the game natin at ihahatid sa atin yan ni KJ. Ayan, so medyo stump yung ating game number 4. So within this time, 8 minutes onto the game, guys. As you can see, LGD does have the advantage already of having 3K gold lead. But ito para sa akin, yung isa sa mga highlights ng game natin wherein, yun nga sabi ni Casey kanina, that results na nagkaroon ng napakagandang space ng course ng LGD. So as you can see right here, before na nandito yung supports ng LGD, if in a farm na to ng TA, as you can see, bawas na yung mga ancients. But then again, kung titingnan nyo, yung middle lane kasi, pinupush out ni Nothing to Say yung gitna. So, ang nangyari, eto si TA, hindi niya tinuloy yung pagkuha niya ng stacks kasi he went on the middle lane to defend the tower and you don't want at 8 minutes na mabasag yung gitna kasi nga, ma-open up yung triangle nyo. And looking at the wards, the Neplinase ng LGD dito, 1... dito sa jungle nila, 2 sa gitna at saka 3 doon sa ano. So, may triangle silang, sorry. Ba't nagda-drawing ng kanya? Ayan. So, may triangle dito na wards yung LGD. So, that gives out the vision for LGD na, okay guys, itong Templar Assassin, as we all know na, babawi at babawi talaga sa farming onto the Ancient. So, na-scout nila na, okay guys, napakaraming stacks. So, ayan yung ginawa ng mga supports dito. So sila yung nag-form ng remaining stacks ng Team Spirit. And with this one kasi na-force out yung limang heroes ng Team Spirit na pumunta. And at what cost? Only etong si Undying. So with that team fight, dito pa lang alam mo na sobrang tumagal pa sila dito. So space created yon for both cores ng LGD. So, sobrang stumped ng laban natin, but I think this one is one of the highlights na kung bakit yumaman ng sobra yung mga cores ng LGD. So, that is our moments of the game brought to you by SteelSeries. Thank you so much. And I have to add pa, no, yung dun sa sinabi mo na naglagay sila ng triangle area yes. nila.